Hi guys, welcome back to my YouTube channel, XBH, okay? So ngayon guys, meron ako sa inyong ituturong tip kung paano nyo to guys ma-fix yung pagkakaroon nyo ng internet lag sa Mobile Legends nyo dito sa Ponyo guys, no? Okay? So minsan kasi guys, yung iba kapag halimbawa nagra-rank game sila, hindi na nila guys chine-check yung kanilang ping or yung MS nila dito sa lobby, no? Kumbaga, yung iba kasi dire-diretso na kapag naglaro ng rank game, no? So ako kasi guys, kapag nagra-rank game ako guys, chine-check ko muna yung ping ko kung mataas ba siya or bumababa. So pag ganyan guys, mataas siya, huwag nyo po munang i-start, no? Kasi nakaka-bad trip yan guys. Hindi kayo guys makapaglaro ng maayos yan pag ganyan, no? Sobrang taas ng ping, okay? So ngayon guys, merong isang setting sa phone natin na ito guys, nakakatulong siya na pinapabilis niya yung internet connection natin sa mga online games, okay? So, ilabas muna natin sa home screen to. Huwag nyo muna to guys, i-close itong app na Mobile Legends. Halimbawa, kung naka-in-game kayo, pwede nyo naman guys, balikan, no? Pero kung hindi pa kayo guys naka-in-game or kung naka-lobby pa kayo, mas maganda i-close nyo muna to, no? Okay? Kung sa mga naka-in-game naman, huwag nyo muna i-close yung tab na yun kung baka sakali makatulong tong tip na to guys. Okay? So, ang gagawin nyo guys, punta kayo sa settings nyo. Tapos, hanapin nyo guys yung about phone. Kailangan nyo muna guys i-turn on yung developers option nyo dito sa version. So, i-click nyo po yung version. Tapos, yung build number na to, i-press nyo po siya ng 6 to 7 times hanggang sa may ganyang lumabas na no need. You are already a developer, no? So, ibig sabihin niyan, activated na sa akin yung developer option. So, punta kayo guys ng additional settings kasi sa akin makikita ko yan sa mga naka-realme users dyan dito sa additional settings. Tap nyo po yan. Tapos, scroll down nyo lang guys. Then, ito po yung developer option natin, no? Okay, so open natin yan. So, ngayon guys, hanapin nyo po dito guys yung networking. Okay, so dito na part guys, ito yung networking, no? Okay, so ngayon merong isang settings dito guys na napakalaking na itutulong nito, lalo na kapag nakakaranas kayo ng mga lag sa mga online games sa internet. Ito guys, itong jittering hardware acceleration, i-turn on nyo po siya, no? Okay, then yan lang guys, ito lang yung settings na i-turn on nyo sa networking dito sa developers option. And then pwede na kayo guys bumalik sa mga online games nyo. Halimbawa, naka-in-game kayo. So, kung naka-in-game kayo guys sa Mobile Legends, siguro gawin nyo to guys sa mga mas mabilis pa sa 1 minute or 30 seconds. Kasi kung halimbawa, hindi pa naman kayo naka-in-game, or kung naka-in-game na kayo guys, mabilis nyo lang siya mapipix, no, yung mga lag na nangyayari sa internet nyo. And kung ganun pa rin guys, I recommend na i-restart nyo lang. Siguro mga 10 seconds yung internet nyo. Restart nyo lang guys. Ayan. So sa akin kasi ganun lang yung ginagawa ko guys kapag may na-encounter akong lag sa internet ko habang naglalaro ako ng nagra-rank game ako dito sa Mobile Legends. Nire-restart ko lang guys at yung ayun nga yung jittering na hardware acceleration, i-turn on nyo po siya or i-enable, no? Okay, kasi guys, malaki po yung naitutulong nun sa internet connectivity natin na ina-accelerate niya or pinapalakas niya guys yung sagap ng ating internet or yung wifi natin, no? So, sa ganong paraan guys, makakatulong siya na i-fix niya yung lag sa internet natin habang naglalaro tayo or naka-in-game kayo, no? So, ayan. Okay, so tignan ulit natin guys yung ping ng ating Mobile Legends kung mataas pa ba siya. Okay, so kung makikita nyo dito guys sa may kanan, kulay yellow pa rin yung ating ping, no? Pero dito kasi hindi mo talaga malalaman kung maganda yung ping nyo, no? Kasi kulay yellow palagi to, minsan nagiging steady yan sa green. Pero kapag ka naka-rank, nasa lobby naman tayo ng rank, ayan, check nyo guys na green na po yan, no? Or stable na siya sa green yung ping niya. Okay, so ayan guys, nasa 46 ms na lang siya from kanina, nasa 300 ms yun. So ngayon na fix ko siya, siguro kung naka end game ako mga 30-20 seconds mabilis na sa akin yun guys, no? Kung
naka-in-game kayo. So, kung nakaranas kayo ng ganong klaseng lag na napakataas ng ping. So, I hope sana ma-fix nyo din yung sa inyo, no. So, ganun lang naman yung ginagawa ko sa device ko, guys, kapag naglalaro ako ng ranked game, no. Okay. So, ayun lang, guys. And sana nakatulong sa inyo itong video na to. And huwag nyo kalimutan bigyan ng like, mag-subscribe sa mga bago dyan, at i-share nyo na rin ito, no. Okay. So, ayun lang, guys. At maraming salamat po. Peace.